Sebastián Aymar Ramos, seminarista Jan Ferry de Meche, at seminarista Jeffrey Donico. Ang maunod ako sa ating walang napagliwa ay ang Lujan Agarraya, Buenaventura, and Pamadico. Magsitayo po ang lahat.
ang buhay Kristiyano ay di maihiwalay sa pagtahak sa daan ni Jesus. Ang daan ng pag-aalay ng sarili sa paglilingkod. Ang daan ng buhay na walang hanggan. Sa araw ito, ipamamalas na naman ang Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating simbahan sa pamamagitan ng paghirang sa mga bagong diakono. Halina at ihanda natin ang daan ng Panginoon patungo sa ating mga puso. Oh.
Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa mga tagapaglingkod ng iyong simbahan na huwag hangarin paglingkuran kundi maglingkod sa kanan. Ipagaloob mong magkaroon ng kasipagan sa anumang ginagampanan ang mga inatasan, maging matapat maglingkod sa pagdalangin matintiman sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ni Serap. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, kumanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatapat. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasabihan. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin mo ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kalustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang hindo ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang tapat. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, kasasaganain at paliligayain magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Diyos na nasip hayop? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dinig? Sapagkat mawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Piniligtas sa kapitbitan. Ang salita ng Diyos. Thank you.
Pagbabasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila kanilang pilit. Mangangalap sila ng mga burong walang ituturo, kundi ang mga bagay na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tugtin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutuloy na namin, Panginoon Jesucristo, manatiling na kayo.
pagsiubok ng lahat. Lumaki ang mga oordinahang diyako. Seminarian Excel Ivan Ramos E. Alvero. Narito po. Seminarian Romel de la Cruz E. Ramos. Narito po. Seminarian Jeffrey Dorico E. Esperanza. Narito po. At Seminarian John Ferry Reveche E. Borromeo. Narito po. Minamahal na Obispo, hiniling po ng ilang simbahan na ordinan ang mga kapatid natin ito upang maging mga diakono. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat sila? Isinangguni po namin ito sa sambayan ng Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon ang mga namamahala sa paghubog sa kanila ay napasyang sila'y maaaring ordinan, kaya pinatutunayan ko po na sila ay karapat-dapat. Sa pagkatuguyod ng poong may kapalad ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, inihirang namin ang mga kapalit natin ito upang maging mga diakono bilang pagtanggap pasalubuhan natin sila ng palakpakan. Salamat ang mga kapwa-anak ng Diyos, lalutigit ang mga kapatid natin ni Sina Edson, Romel, John, at Jeremy. Sa panalangin ng pag-ote, ito ang ating dinadasal. Ama namin may kapat, ikaw ang nagbigay ng atas na gawain at tungkulin sa amin. Ito yung ating sinasabi. Sa seremonyas ng pag-orden ngayon, ito natin ang pansin sa talagang kumikilos ang Diyos. Ang mga ordenan ay tagatanggap lamang ng pagkilos na ito. At ako bilang obispo ay kumakatawan lamang. Ang tunay na nagbibigay ng atas na gawain at tungkulin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, walang isa lang sa atin ang naririto, kaya wala rin ordinasyon. Dahil nga, ang atas ay galing sa Diyos, ang pagiging diakono ay hindi pansariling plano. Hindi rin ito achievement, lalong hindi ito paraan upang bigyan importansya ang sarili. Diyos ang tumawag at pumili para sa isang uri ng buhay. Diyos din ang nagkakaloob na kakayahan sa tinawag upang ito ay may sakatuparan. Aking narinig kanina sa pambungad na panalangin. Ituro mo sa mga tagapaglingkod ang iyong simbahan na huwag na nga rin paglingkuran kundi maglingkod sa panalangin. Kaya ang paglilingkod na iniatas sa mga diakono ay hindi para sa isang tao, hindi para sa isang pamilya o isang hanggan, kundi ito ay para sa tanan. Kaya mula sa pagiging diakono hanggang sa maging pari, siya ay nahahandang isugo kahit saan
upang masunod ang nais ng may kapal na ipahayag ang mabuting balita. Upang maging lalong mabunga ang paglilingkod sa tanan, ipanganako ng diakono sa harap ng Diyos na siya nagsugo na hindi siya mag-aasawa. Hindi dahil ayaw niyang mag-asawa, hindi dahil mahirap ang buhay ni asawa, kundi dahil ito ang nais ng Diyos. At magagawa naman niyang itong tanggapin at isa buhay dahil mahal niya ang Diyos. At nagagawa niyang mahalin ang Diyos dahil naranasan niya at patuloy na nararamdaman at sinasampalatayanan na siya ay una ginahan ng Diyos. Kaya ang punot dulo ng buhay ng isang diakono na magiging pari pagdaan ng panahon ay ang pagmamahal na tinanggap niya mula sa Diyos at bilang tugod, minamahal niya pabalik ang Diyos. At dahil inuutos sa kanya ng Diyos na maglingkod sa tanan, mamahalin niya ang sinuman sa kanila, siya ay isinusugo ng Diyos. Totoo na hindi siya magkakaroon ng may bahay na mamahalin at magmamahal, na mga supli na mamahalin at magmamahal pabalik, pero hindi niya mararanasan ang anumang kawalan o kaluwihan sapagkat mararamdaman niya ang pagmamahal na buka ng lahat ng buwik ng pagmamahalan, ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal na ibinabahagi ng diakono ay galing sa Diyos, hindi siya mauubusan, hindi rin siya panghihinaan, at hindi siya nakihintay ng anumang kapalit. Kaya ginamahal ko mga diakono na magiging mga pari sa sandali na inyong nasa inyong paglilingkod ay magsimula na kayong umasa, maghintay at mag-demand ng kapalit. Maging ito'y appreciation, pagkilala, pagpapahalaga, pasasalamat, mga regalo at salapi. Ito'y isa ng warning sign, isang red light na hindi na kayo nakakabit sa Diyos. Iba na ang pinaguhugutan ng inyong patilipod. Ito na ang simula ng panghihina. Hindi na Diyos ang inyong pinangaral at pinagpupunan ng paglilingkod. Iba na. Ang isang kapal na diakono sa kabilang dako ayon sa panalangin ng pagtatalaga ay kapikitaan ng mga katangihang tulad ng wagas na pag-ibig. Pagmamalasakit sa mga may sakit at mga lukha. Kahinahunan sa pangangasiwa. Ang kaloobang dalisay at maasahang pagkalima. Siya ay may malinis na bundi at aking-aking na huwaran ng sambayanan. At dahil lagi niyang kapiling si Jesus, wala na siyang ibang hinahanap upang maging maligaya. Makikihati na siya sa kaligayahan na Diyos lamang ang mga pagbibigay. At minamahal ko magiging mga diakono, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matatakot, huwag kayong panghihinaan ng loob. Ipagdarasal kayo ng lahat ng mga naririto. Kayong lahat ng mga naririto, ipinanganako ba ninyo na ipagdarasal itong ating magiging mga diakono? Boa. Hindi lamang sila, kundi lahat ng mga santo sa langit na ating tatawagan mamaya ay magdarasal at patuloy na magdarasal para sa inyo. Ang totoo, mula pa noon ay pinagdarasal na kayo sapagkat nais ng mga santo na makaisa natin sila sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Pero higit sa lahat, ang Diyos na siyang tumawag at pumili at nagtalaga sa inyo ay nananatili tapat
hanggang may Sabado para niya ang kanyang alas. Ang Diyos ay hindi kayo iiwan, manatiling kumakabit at hindi kayo magbibigo. Pagdasal natin ang mga diyakon ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa orde ng diyakon, kayong tatanggapin ninyo ang banal na paglilingkod sa Diyos. Dapat kayong mangako na hindi kayo mag-aasawa bilang pagpapahiwatig ng inyong pag-ibig at malasakit para sa mga anak ng Diyos na inyong paglilingkuran. Ang inyong wagas na pag-ibig kay Jesucristo at ang pamumuhay sa walang pasubaling paglilingkod sa Kanya ay siyang dapat magkunsod sa inyo upang magandog ng sarili sa Kanya. Sa ganitong paraan, kayo ay makamamalaging naan sa Panginoong Yesus at malaya kayong makapagbilingkod sa Diyos at sa inyong mga kapatid sa Kanyang akan. Sa gayon, ay maluwag ninyong magaganap ang inyong kuntuling bilang tagapaglingkod sa paghatid ng kaligtasan at bagong buhay na dulot ni Jesucristo. Kaya ipamalas ninyo sa inyong mga kapatid sa pamamagitan ng inyong mga salita at gawa. Nang Diyos ay dapat mahalin ang una sa lahat at dapat pahalagahan sa paglilingkod sa Kanya na higit sa lahat ng bagay. Kaya na, sa harap ng Diyos at na natitipon dito, kayo ba ay nakahanda na italaga ang inyong sarili kay Jesucristo sa habang buhay na pananatiling walang asawa para sa kaharian ng Diyos upang makapaglingkod kayo sa Kanya at sa Kanyang sambayanan? Tulungan nawa kayo ng Diyos upang makapanatili ang lahat sa inyong mga ito. Mga minamahal na orde ng diakono, dapat din sabihin na mayagan ngayon ang inyong kalayang pasya na aapuin ang paglilingkod kay Jesucristo. Matanda pa kayo para tanggapin ang pagpapatong ng aking mga kamay at ang paglupod ng Espiritu Santo upang kayo ay talaga sa paglilingkod sa sambayanan ng Panginoon? Nakahanda pa kayong tumupad sa tungkuling tumuwang sa paglilingkod ng mga pari para sa kapanganan ng sambayanan ng Kristiyano? Kalaki ang diwa na kababahang loob at pagmamalasakit. Nakahanda pa kayo maging mga maasahang katiwala ng pananampalataya. Ayon kay Apostol San Pablo, ay kailangan isaloob ng wagas at nakahanda pa kayong magpahayag ng pananampalataya ito sa inyong salita at gawa, alinsunod sa banal na kasulatan at banal na pamana ng simbahan. Nakahanda pa kayo upang pamalagiin at pagyamanin ang diwa ng panalangin na naaangkong sa inyong buhay. At sa diwa dito at ayon sa inyong katayuhan, bilang mga lingkod ng Diyos, nakahanda pa kayong manatiling tapat sa pagdiriwang ng gawain ng Diyos para sa kapanganan ng kanyang angkan at ng sanlibutan. Nakahanda pa kayong mabuhay ayon sa halimbawang bigay ni Jesucristo na siyang may-ari sa katawan at dugo na inyong idinudulot sa mga nakikinabang. Nakahanda ako sa tulog ng Diyos. Magiging magalang at masunurin. Upo nga ako.
ginawa ng Diyos ng kaganapan ay gawa ito ang kanyang pagkakasimula. Nangarapo ka ba sa akin at sa aking mga magiging kahalili na ikaw ay magiging magalan at masiguri? Opo, nangarapo. Iganawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na kanyang napasunan. Nangarapo ko ba sa akin at sa aking mga magiging kahalili na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangarapo. Ginawa ng Diyos na kaganapan gawain ito na kanyang napasunod. Nangangako ko ba sa akin at sa aking mga magiging kahalili na ikaw ay magiging magalang at masunod? Opo, nangangako ko. Ginawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito ng kanyang napasunod. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang ganyang pagpalangin ang mga kapatid natin ito na orden ng diyakon. Magsiyod po ang lahat.